ka makaingan. Tuwing gabi actually, tuwing gabi umaatake yung anxiety ko. Na-feeling ko, kung na makikita yung pamilya ko. Hindi talaga ako nakakatulog ng tuloy-tuloy. Sa tuwing nanlalamig ako, yung feeling ng panlalamig kasi yung nakakatakot eh. Anong pakiramdam ng may anxiety? Sobrang hirap naman na may anxiety ka. Kasi kung ano-ano yung tumatak mo sa utak mo. Nakakatakot to, syempre. Parang di ka mapakali. Isang salita, isang word, iba na yung impact sa'yo. Ang bigat na sa pakiramdam. Actually sa akin, parang mahirap matulog, ganyan. Hindi ka makatulog, parang pinagpapawisan ka ng malamig. Tuwing gabi actually, tuwing gabi umaatake yung anxiety ko. Ang nangyayari is, iniisip ko yung future na mangyayari sa akin. Parang iniisip mo, mamatay na ba ako? Hindi ko na ba makikita yung pamilya ko? Hirap din ako matulog talaga ng tuloy-tuloy. So parang 3 hours, every 3 hours ako magigising. Ganun. Ano ba itong naramdamang heart attack na ba to? May konting mahilo ka lang, isipin mo, hala, may cancer na ba ako sa utak? Mga ganun, overthinking ba? May one time, umatake yung anxiety ko. Naisip ko lang yung kapatid ko. Ngayon, kung ano-ano na yung na sa isip ko na baka ganito yung mangyari sa kanya, blah blah blah. Minsan pag may masakit sa'yo, feeling mo mamatay ka na, feeling mo may cancer ka na, kailangan mo magpatingin sa doktor. Actually, maraming apektado sa buhay ko nung may anxiety ako. Mga kasama ko, friends ko, family ko. Tapos minsan pa, nahihirapan kang i-bring up sa ibang tao kasi baka isipin nila okay ka. Yung panahon na 2018, grabe yung apekto sa pamilya ko nung anxiety ko. Na hindi na ako natutulog sa tabi ni Shara kasi feeling ko yung aircon sa kwarto namin parang binibigyan ako ng lamig sa dibdib na pinapatigil yung tibok ng puso ko, ganyan, ganun, overthink ka talaga. Actually, hirap ako magkaroon ng partner kasi lagi ko kinukwento sa kanila yung experiences ko, yung buhay ko, yun, yung pagkakaroon ko ng anxiety. So, yun, feeling nila masyadong negative. Good thing na yung partner ko ngayon is ha-handle niya ako ng maayos. Okay, para bumuti para naman ako, unang-una syempre, naghanap ako ng kausap. Lalo na yung asawa ko. Sa kanya ako una lumalapit na, Nani, ano tong nag-feel ko na to? Art attack ba to? Nani, bakit ganito? Parang nanlalabo yung paningin ko. Ay, cancer na ba to? Iniisip ko lagi yung kailangan, kung ano yung andito ngayon, dun muna ako. I need to be back sa reality. Mahirap magkaroon ng anxiety, actually, mga taong may anxiety. Kailangan nila ng suporte na may taong nakaintindi sa kanila. Minsan, nakausap ko rin yung sarili ko. Minsan, meron din ako way na ikatype ako sa messenger. Actually, yung pagkakaroon ng diary, messenger, tinetext mo yung sarili mo, parang ganyan. Para lang sabihin mo yung nararamdaman mo, nakakatulong siya. Saan yung loob? Pag-pray. Kailangan no, mayroong taong nakakaintindi at nagpapakalma sa taong mayroong anxiety. Kasi tuwing nanlalamig ako, yung feeling ng panlalamig kasi yung nakakatakot eh. Na hindi ka parang ganun. Parang hindi ka makainga na akala mo katapusan mo na talaga. Pero nalabanan ko yun. Sa tulong din ng mga taong nasa paligid ko, ng asawa ko na nagsusuporta sa akin sa tuwing Nani, ano nangyayari sa akin? Bakit? Bakit ganito ang feeling ko? Tapos papakalmay lang niya ako, relax. Deep breaths, hanggang sa makalma ka, wala yan. Tapos nagpapasek up kami sa doktor, sinasabi ng doktor, okay naman ako, normal naman. So, advice ko lang dun sa mga tao na nakapaligid. For example, meron kayong kamag-anak na merong anxiety, supportahan niyo po, iparamdam niyo sa kanya na naiintindihan niyo yung nararamdaman niya. Huwag niyo pong sabihan na okay lang yan, nasa isip mo lang yan, kundi maramdaman lang niya. Huwag niyo naman pong sabihin na nasa isip mo lang yan, mawawala rin yan. Hindi niyo mararamdaman eh. Pakalmayin niyo po, kausapin niyo po na okay, ano bang nag-feel mo? Sige, pa-check up natin bukas. Ganun. Yung ganung klase na suporta ako. Kasi once na hindi niyo po mabigay yung suporta, parang may isip niya, mag-isa lang pala ako. Na ang hirap po kasi nang may naramdaman kang takot na hindi mo mailabas or maikwento sa iba kasi wala namang naniniwala.